ang init. Pero tayo pa akong katulong. Charang! Ito pa ang aking... Ano yan? Lito-litaan para kay Tita Abet na lulutuin ka! Oh, thank you! Thank you po! Ayan, dumating sina Jana. And syempre, i-welcome natin dito sa ating lumang bahay. At dito sila tutulong. Baka dito rin ako matulog mamayang gabi. Two days lang sila rito. Tapos sasama ulit ako sa kanila, papunta ng Batangas at luluwas kami ng Maynila kasi si Jello magdadrive sa akin. Mag-aaral na po tayong mag-drive. Yung pong ating pagdadrive, ang dami nang naiinip. So baka gawin natin yan next month ulit. Because kagaya nga ng aking huling hinahing sa inyo, marami mga pagbabagong dala ng mga pagkakawatak-watak ng ilan kong mga kasama. Alam niyo, sinasabi kong mga kasama, mga kapamilya na solidong kasama ko sana sa pagpa-vlog at sa aking pag-stay sa Pilipinas. Pero alam niyo na, nagka-clash yung mga ideas, mga ego, mga preferences, ugali, so yun. So sabi ko, okay, sige, iwanan niyo na lang muna ako mag-isa. Pero hindi naman pwede nga mag-isa kasi kinaira ako nakatira. Tapos, ayun, dumating naman to si Jana at gustong pumasyal sa ilog. Sama kayo sa amin sa ilog bukas. And sasamahan din nila si Iron, anak ni Ira at saka ni Buknoy, na sasali sa motor show bukas because maraming alam si Jello sa motorsiklo, sa mga pagdidikit-dikit, tagpi-tagpi, ayos-ayos ng kung ano-ano sa motor. Kaya yun, kinailangan siya pumunta rito. Siyempre, sinaman na rin Jello kanya mag-ina si Jana at saka si Maddy. Para makapahinga, para sabay-sabay na lang kaming pagluwas. Bakit pa ako luluwas? Bakit pa tatawid na naman ako? Ano bang aking inaasikaso? So, sasabihin ko po yan sa inyo sa susunod nating vlog. Ngayon, dito lang muna tayo. Aaliw-aliw, entertainin natin sila. Kasi pag nasa Batangas naman ako, in-entertain ako nila. Kaya baka planuhin ko ngayon yung aming gagawing pamamasyal bukas. At yung aming pagpunta ng Batangas at Maynila sa susunod na araw. Mga 3 days siguro ako sa Maynila. Maghahanap pa kami ng matutuluyan. Hindi ako nagpaparinig sa may mga kondo. Basta ganun. Basta paluwas ako mga 2 to 3 days. Yun. Nag-judge ako kanina sa isang cheer dance competition sa City Hall. Dati kasi ang unang trabaho dito sa Pilipinas ay office worker sa Human Resources Development Office ng munisipyo or municipal hall. Ngayon, city hall na. Bonggang-bongga na malaki ng aming bayan. Tinanggap ko yun, hindi lamang dahil kaya ko naman, yun talaga yung forte natin. Entertainment, cheer dance, singing contest, dance contest, and pageants, etc. Spotlight. Pero at the same time, gusto ko rin makita yung dati kong katrabaho sa munisipyo na ngayon inandun pa rin sa city hall yung ilan sa kanila. So parang pagja-judge and meet up, kita-kits at the same time ng mga dating kaibigan. Ganun. Siyempre, inspection na rin itong bahay. Kasi ito medyo marami ng mga anay-anay. Marami ng mga tanggal dito, tanggal doon. Ito nga bumukas na rito sa kusina. Yan, di ba? May siraan ah. Meron pa rin isa dito. Ayan, bumukas na rin. Pero ito na ipapaayos si kapatid. Ito alam niyo na, ito hindi sa akin. Ito kay kapatid ko nasa Japan. Baka pag-uwi niya, baka paayos ito. Hindi ko mapakailaman ito, kagaya na sinasabi ko sa inyo sa mga past videos ko because meron akong pinaglalaanan ng aking katas. May konti pang katas. Ay, parang nga sa ating lote, magpapagawa tayo ng munting kubo. Baka makapagtanim-tanim din tayo doon. Itinago na namin ang Christmas tree. Ayan, nandiyan na siya. Papabalutan na lang ng plastic. Dito pa yung maleta ko. Yung lumang TV, pagkalaki-laki na hindi na rin ayos kasi nga mahal. Para ka na rin bumili ng bago. Yung mahirap pag ganyan kalalaking TV. Laki kaya niyan. Yan o. Laki. Kahit kapatid na email na rin yan, yung malaking TV na yan. Bumili ako dito ng dalawang maliit na TV. Ang isa nandito at ang isa sa kwarto ng inay. Pero ibinigay ko muna kina Ira yung isa at pinigay ko naman yung isa kina Ate Malen. Andito pa yung mga natin. Mga regalo na natin natanggap sa Japan. Kay Royce. Le Crusade ito, oy. Ito ay galing sa Disneyland sa Japan. Souvenir. Hindi ko na lang kung anong laman ito. Parang cookies yata. Silip tayo sa inay. Thank you, Lord, for everything. Luman-luman. Nakatang-tax pa ako. Siguro na to.
Hindi lang siguro 20 years na nakakabit dyan. Inaay. Hello. Kamukha-kamukha ko ang tatay pag nagpapa-beautiful eyes. Mahilig din kami mag-tuck-in. Ngayon, hindi ako nagtatuck-in, pero dati, wow. Super tuck-in ako. Ayan o. Porma ng tatay ko. Ito yung relong dinala ko sa inay. Kasi nagpapahanap ang inay noon. A few months bago siya mawala, nagpapahanap siya sa akin ng yung tumutunog. Pero nagkataon na parang wala akong makita. Kinakailangan ko pang lumayo para makakita ng mga yun talagang gusto ng inay. So sabi ko baka magustong to ito na kuku-kuku. Yan, may bird na lumalabas. Kuku's clock yata ang tawag dito. Ayan. Kaya lang hindi na siya naayos. Naiwanan ko sa Japan yung mga pyesa-pyesa. Yung parang lalagyan ng battery. Yung battery, yung kung ano pang may kinakabit dito. Parang ganoon nakalimutan ko. So hindi talaga siya napaandar ng ayos hanggang sa mawala ng inay. Ito naman, aparador niya ng inay ay nabuksan na natin. Alam niya ng mga laman niyan, mga pictures, mga certificates, mga papeles, mga damit, mga ano pa ba? Kurti-kurtina. Ganda to in fairness, oh. Ganda. Yan ang inay at ang tatay nung ikasal. Kita niyo ba? Ayan. Cute ng inay, no? Pogi ng tatay. Yan ako. Yan tatay. Inindito ko muna, laro tayo! Kunyari, o-order ako sa'yo ng pagkain. Arin ikaw. Papakilala kita sa mga ano, taga-subaybay natin. Siya si Madison George. Ano ang full name niya, Madison George? Stacy George Madison. O di ba meron pang isa? Stacy George Madison. Mga bata ngayon dito. Talaga naman para may hanap pangalan eh. Palinin mo na yung kwentuhan tayo. Asikasuhin mo natin itong awaking apo at ito ay bihira akong makasama. And then mamaya or bukas, pagkikwentuhan naman natin yung ating part 2 ng aking isang taon sa Pilipinas. So kung yung unang part natin ay tungkol sa, ayun, sa aking personal na buhay, pamilya, pagiging mag-isa, mga pamangkin, ang inay. Sa susunod naman, pag-uusapan natin, ay yung ano, yung ano yung nakikita ko sa, o ano yung nakita ko sa lipunan ng aking ginagalawan. Yung sa ano, sa general observation ko sa Pinas, buhay sa Pinas, mga toxic people, toxic attitude, mga toxic traits na mga Pinoy, mga hindi magagandang bagay na naranasan ko. Yung mga magagandang bagay, syempre sasabihin din natin. Ano yung nakagulat sa akin? Ano yung nabigay sa akin ng shock and surprise? Ano yung mga bagay na bibigay sa akin ng excitement magpahanga ngayon? Mga ganun. Pag-uusapan natin yan. Isang taon ko dito sa Pilipinas. Part 2. Ayun. Maraming salamat sa mga nanonood ng part 2. Ano ba yan? Patingin nga. Ano ba, Ari? Ayan o. Ikaw yung babinin ng laro tapos lagi mo na naman sinisira. Kagaling ano dito, kagaling kumaldag. Kagaling mo nga kumaldag. Ano yun eh? Mami, magpakitang gilas ka ng kaldag ha? Yes! Yes! Okay, what's this? Okay, tingnan natin kung nakakaano siya ng Ingles. What's your name? Stacy George Madison Rojas Javier. Oh, ang haba. Espanyol na Espanyol ang tulog ng apelido mo. Okay. Sino mabili nito? Mami. Ano pangalan yung mami? Janicel. Ano pangalan yung daddy? Jello Javier. Okay, pero kung order, tatanungin mo ako, di ba? Okay, go. Tanungin mo. Anong order niyo po, sir? Kanina English, ah. Oh. Ano ang tanong mo ng English ang order? What's your order? Oh, what's your order? What's your order? I would like to have chicken baga. Baga. Chicken baga. Ano mas ka? Okay, daw na mo tayo upuan. I want. Ayos sa lola. Tara po na lahat. Pinipiti mo ang pakasempa ako. Alam niyo ba, ang isang gusto kong sabihin sa inyo ngayon,
nagpapakita raw ang inay sa mga hindi niya kapamilya pag nagpunta dito. Di ako takot. Naniniwala talaga ako para love the love kong inay. Oo, hindi. Kasi love niya tayo, saka kapamilya na tayo. Alam niyo kung bakit nasabi ko to? Because may isang girl na dito, dito nag-stay yata. Kasama kasi akong pamangkin. Yun daw. Nasa ito ang inay. Tapos, December 24, may bisita ulit dito. Girl din. Ang tag dito, bisita na napuri sa kanina ng mga pamangkin ko, sina Angel. Parang napunta ng toilet, parang pakiramdam niya kinikalabutan siya, tapos parang may nakita raw niya ang inay. Parang ganon. Hindi ako napapaniwala sa ganyan. Siguro dala lang ng takot or yung pagpupumili talaga na baka meron ganon. Siguro, hindi ako sure. Baka merong labasin or what, pero ako hindi ako talaga labasin. And in fact, sabi ko nga sa kanila, kasi pag naliligo, araw-araw naliligo ako dito, diba? So napapaiwan talaga ako. Sabi ko, diyan muna kayo sa sasakyan. Gusto ko talaga. Na inailapitan mo kung pakita ka sa akin. Tapos nagpakita, tatakbo pala. Hindi. Sa totoo lang, bago ako malis, nagpipray ako doon ng mga 5 minutes, 10 minutes minsan. Talaga, doon sa isang kwarto niya. Natulog ako dito sa pinaghimlayan ng inay. Right after na mailibing siya, mga ganun, hindi talaga. Siguro dahil love na love ko siya, kaya walang takot. Siyempre hindi ko naman pwedeng sabihin na talagang walang-wala kasi siguro hindi ko rin naman kaya matulog dito nang ako lang, nang walang ilaw, diba, nang gabi. Diba, nang sa umaga na ako aalis, na mag-isa lang ako, siguro hindi ko pa rin masasabi. Pero yung sa ano, yung wala yung ganong senaryo, na pumupunta ko rin araw-araw, hindi naman wala. Tapos yung pamangkin din namin, na dito nag-stay, dito pinag-stay ni Imelda para siya muna mga siwan, wala pa ako. Nakita rin mga inay dito doon naman sa balkonahe na mamaypay daw. Ang inay mahilig din nga mamaypay or something. So hindi ko masabing totoo kasi baka gusto lang nila kumalis dito, baka hindi nila gusto magstay dito, or maaari din may katotohanan, or maaari may sariling dahilan. Hindi naman nakakatakot ang inay. Yes, of course we love inay. Iba ka. Tapos nakikis ko din sa picture yung living. Oh. Tapos nakikis ko din sa mga picture niya. Kayo, tatanungin ko kayo. Kayo ba ay napagpakitaan na ng inyong kamag-anak or kahit sino man sa kung anumang pamamaraan na papakita? Naniniwala ba kayo sa ghost or sa multo? Naniniwala ba kayo sa mga espiritong ligaw? Naniniwala ba kayo na pwede silang bumalik dito at magpakita? Yung kagaya nga ng nararamdaman iba, parang tinatakot sila or nagpapakita sa kanila para palisin, mga ganon. Naniniwala ba kayo? Comment lang kayo sa baba. Ito po sa baba. Ito po sa baba. Love you, Lane. Paglaki mo ba aalagaan man dito? Apo. Yan. Hindi ba aalagaan ano talaga yung bibistahin mo ako ganon? Yes, at saka ang ina, aalagaan ko din. Wala na nga ang aalagaan mo pa. Eh, tige, wala na nga ang ina. Hindi, sasamahan ko sa kwarto. Jutay Chenis na nga eh. Ano ka ba? Mabuti pa, bigyan mo nila ako ng makakain ko. Sige na nga. Diyos ko. Ano bang pwede kong asahan dyan? Kaya po kayo. Ano ba ito, cellphone? Hindi yan, cellphone, di ba? Manggayat yan, dali. Manggayat yan. What was your order? My order is tomato. Meron din po kami fruit. Isa okay. Lang. Okay, anong fruit yan? Ubas. Ano sa English? Girigiri? Grapes! Girigiri ka, John. Okay, may tasa rin naman kaganda. O, dapat yan laman, lalagyan pa nga eh. Aalagaan mo yung mga magulang. Paglaki nila. Magtatrabaho ka. Para hindi lamang para sa iyo, hindi para sa mga magulang mo. Magulang lang? Wala sa akin? Eh, kaya nga ikaw. Bukod sa iyo, magtatrabaho ka para sa iyong sarili at para sa iyo. Kasama ang magulang. Okay? Pag matanda ka, ano gusto mo trabaho ba? Aeroplano. Trabaho nga sa aeroplano, a flight stewardess. Hindi ka ba natatakot sa matataas na lugar? Ako, ano, may takot ako sa ano, sa heights. Ano pa? Yung napaghalipan ako ng, ako, nung tulog-tulog na kami kagad, isang araw, ako hindi pa ako natutulog hanggang alas tres. Kasi napaghalipan ko ang inay.
nangyari ang mga natitirang araw ng inay. Sa kamang ito. Pero hindi naman ito ang ginamit niyo yata. Ang alam ko parang ano yun. Ay, hindi itong kamang ito. Para siyang hospital bed. Ganun. So, umayag ako na dun muna. Ay, hindi pala. Kinailangan pala ni Ate Malin. Parang, total, hindi man na ginagamit na, ay di, para magamit nila. So, nandun pa rin yun. Pero pag kabaya ko, kahit kubo lang or what, yung kasya lang sa akin. Baka makuha ko rin yun. Actually, tinago ko yung lahat ng bagay na naiwan ng inay. Yung karamihan doon is siguro, yung karamihan doon idadalhin ko. Yung sinabi ko na sa kanila. Kagaya ng mga huling pinaglagay ng kanyang tinitimplang gatas, saka ilalagay ng asukal, mga ganon. Yung kanyang huling plato na ginagamit, taasa, yun. Pala kong bumili isang magandang cabinet or aparador na kung saan pwede ko siyang ilagay doon lahat. Yung with matching sulat-sulat siguro na kailan to, ano to, mga ganon. Sa totoo lang, yung kinwento ko sa inyo doon sa labas, totoo yun. Hindi ako talaga naniniwala, pero yun ang kadalang ano. Hindi ko alam kung hallucination or pandawag pa doon na pwedeng dala ng takot, dala ng masyadong pag-isip, masyadong malikhaing kaisipan, at paghabi ng istorya. Mga ganun, siguro, ay nakikita rin nilang yun. Pero totoo yung kinikwento ko sa inyo kanina na yun ay sinabi ng hindi lang siguro tatlo, kundi mga apat limang mga tao na nakikita nila ako, nagpapakita sa kanila ang inay. Ikaw mapapakita sa akin, siyempre. Gusto ko. Malapit nang dalawang taong wala ang inay. Ang bilis, ano? Ang bilis, parang kailan lang na nandito siya sa kwarto. Dadala kami ng nurse para turukan siya sa araw-araw, para gumaling. Pinaghahanda na kung ano-ano, araw-araw. Liligoan pa sa mismo. Ang bilis. Ang bilis. Ay, no, inay, I miss you. Super. Super miss kong inay. So, yun. Malapit ang birthday ng inay. So, April 23, dalawang taon nang wala ang inay. And siguro handa ulit. Siguro kahit malitan lang ngayon. Mga pansit-pansit, spaghetti, tinapay, ito lang siguro. And then, ang tatay ay lagi pinagdaro sa inay nun ang kamatayan ng tatay at birthday ng tatay. So, ngayon actually ang birthday, ang pagkawala ng tatay. Pero hindi natin nasikaso. Marami tayong mga naging ganap. Kaya binala ko na sa birthday ng tatay tayo magpapadasal. That's May 10, and then ang inay April 23. Ayun, so dalawang magkasunod. And yun, hindi ko alam kung mag-aanda rin tayo, kung mag-aanda tayo sa birthday ko, that's May 31. So yun, naipa-share ko kayo dito sa kwarto ng inay. Maraming salamat sa inyong lahat at huwag kayong magkakakalas. Sasabihin ko sa inyo sa isang araw o sa susunod na vlog ang dahilan kung bakit tayo lumuluwas sa Maynila, kung bakit luluwas na naman tayo, ano yung ating inaasikaso. Yun po ay may kinalaman sa ating, sa aking sitwasyon sa ngayon. Thank you po! Maraming salamat sa inyong lahat. This is your friend Roberto saying hello ko sa iyo at pabuhay lahat ng Pinoy sa mga sulok ng world. Rubatology pa more and more and more. Thank you!